Hey guys, good afternoon. Ngayon is magluluto tayo ng merienda. So, ang kakailanganin natin is ayan, spaghetti pasta, salt, black pepper, flour, ZUCCHINI, carrot, 2 eggs, garlic. At ito guys, yung nakita nyo na nag-unboxing ako, ito yung mushroom na kasama dun sa unboxing. So, ngayon, gagawin natin dito sa mushroom, isasama din tayo ng konti. Ayan, busan lang natin to. So, hindi ko pa kasi siya nagagamit. Dry mushroom to guys. So, kukuha lang tayo dito ng mga 2 piraso. Ayan, mga 2 piraso, ibabad lang natin sa water. So, guys, pag mag-ganitong mga dry na like mushroom or mga kung ano lahat ng dries, lagyan natin siya ng salt. Pampatanggal ng alikabok, kasi may alikabok yan. At saka lagyan natin ng flour. Kasi ang flour kasi, nakakapagpatanggal ng mga alikabok. So, lagyan natin siya ng konting flour. Ayan. Gasin lang natin siya, guys. Ayan. Ayan. So, babad lang natin siya dito. Ayan, kung makita nyo, guys. So, ang dumi niya. So, ang flour din kasi, guys, is pampatanggal ng ano, kahit magluluto kayo ng mga pork, chicken, ayan, hugasan nyo muna sa flour. So, makita nyo, napakadumi, guys. Ayan, hugasan nyo muna sa flour at saka sa salt. Ibabad nyo muna ng mga 3 minutes, ganon, or 5 minutes kung gusto nyo. So, ibabad ko lang yan dyan. Tapos, mamaya hugasan natin. So, guys, eto, nagpakulo na ako ng tubig. Lagyan lang natin ng konting oil. Then, ilagay natin ang pasta. Kulon lang natin ang pasta. Saglit. Ayan. Pakulon lang natin siya. And, guys, habang iniintay natin itong pasta, maluto. Ayan. Habang inaantay lang natin yan, hiwain na natin ang ibang ingredients. Ayan guys. So, ganyan lang natin siya. Flat natin siya ng ganyan. Ganyan lang natin siya ng ganyan kahaba guys. Ingat sa paggamit ng kutsilyo, masugatan tayo. Ayan. Ganun din ang gagawin natin sa isa. Guys, yung mga anak natin mahirap na kainin, lalo na vegetable. May mga bata kasi na mahirap na kainin ng mga vegetable. So, gawin natin ng paraan para hindi na nila yung vegetable. So, yung mga anak ko kasi minsan mahirap na kainin ng vegetable. So, ilagay lang natin ng ganyan. I-next natin ang carrot. So, guys, pwede kayong magsama at mag-ano dito, mag-add ng tag dito, onion. Or kahit anong vegetable na mayroon kayo sa bahay nyo. Pwede nyo rin siyang lagyan ng potato. So, para mas makulay kasi. Ayan. Huwag lang natin siya ng maliliit. Hiwain lang natin siya. Ngayon, pagkatapos natin hiwain nyo, ating carrot at ZUCCHINI, next na natin itong ating, ayan, mushroom. Hugasan ko lang siya saglit. Ayan guys, nahugasan ko ng ating mushroom. Tanggalin ko lang ito, hindi ko ito isasama. Igas kasi ito eh.
natin. So, hiwain lang natin siya ng ganyan. At isama na rin natin doon sa mga hiniwa natin kulay. Lagi natin iingatan, guys. Ingat tayo sa kutsilyo. Isama lang natin siya dito. Guys, kung mapapansin nyo, yung ating spaghetti is, ayan, ganyan na siya. So, pwede na natin siyang tanggalin sa pinagkuluan niya at hugasan lang natin siya sa malamig na tubig. So, ayan guys, nahugasan na natin ang ating spaghetti pasta. So, ikat lang natin siya ng maliliit. Huwag na masyadong cut. So, ganyan lang natin siya kasi mamaya puputol din ito. So, ganyan lang natin sa akin. Ayan, tapos, lagyan na natin sa isang bowl. Ayan. Lagay natin ang mga vegetable. Lagyan natin ang flour. Ayan. Lagyan natin ang garlic. Tapos, lagyan na rin natin ang egg. Then, i-mix lang natin siya, guys. Ayan, pagtasa sa pagsamasamahin, lamasan lang natin itong mga to. I-mix lang natin siya. Guys, mag-add tayo dito ng kunting water, ha? Pag nakita natin na dry, add tayo ng kunting water. So, lagay natin ang ayan, salt. Black pepper. Lagay din tayo dito ng chicken powder or ginisa mix para kunting pampalasa. So, ako kasi ang lalagay ko is etong beef flour. Meron akong beef dito powder. So, yan ang ilalagay ko. So, ayan guys, kung makita nyo, ganyan siya. Lagyan natin ng kunting water. Ayan. Lagyan natin ng kunting water. Kasi medyo dry siya. Ayan. So, ito guys, kasi vegetable. So, kung hindi naman mahirap hanapin yung mga ingredients niya, meron na ay siguro sa bahay-bahay. Ayan. Lagyan natin ng kunting beef powder. Panlasa. Mix lang natin siya na. So, guys, ito is merienda. So, pwede din naman itong pang negosyo. Or, pag mayroong mga birthday, handaan. So, pwede din to guys. Ayan. So, i-fried na natin siya. Ayun guys, mainit na pan. Lagyan natin ng oil. Hindi lang. Then, lagay na natin tong ating nalagyan natin siya guys para hindi masunog. So, ilagay na natin ang ating pancake. Lapad lang natin siya. Naan lang natin to guys. Lutuin lang na natin siya na mahinang-mahinang apoy. So, lapad lang natin siya ng ganyan. Tapos takpan natin. Mahinang-mahinang apoy para maluto siya.
Antayin lang natin siya maluto, guys. And guys, tingnan na natin ang ating vegetable pancake. Ayan. So, hindi pa siya masyadong luto sa ilalim. Ayan, pag makita niyo yung ganyan. So, lakasan lang natin siya ng konti kasi luto na ibabaw niya. Ayan. So, takpan ulit natin. Then, pwede natin siyang ibalik tayo mamaya. Ayan, guys. Tingnan na natin. So, balik tara na natin siya, guys. Hindi na natin siya ng ganyan. Then, takpan ulit natin. So, ayan, guys. Check na ulit natin. So, ito na siya. So, ayan. Medyo pwede na natin konti-konti yung loob sa ilalim. Ayan na siya. So ayan guys, kung makita nyo medyo ganyan na yung kulay niya. So wait na lang natin ng konti na lutuin pa natin yung kabila niya. Kung mayroon kayo guys na oven, pwede nyo rin siyang lutuin sa oven, lagyan nyo ng cheese. Bahala na kayo kung ano yung maganda gusto nyo gawin. Yan, pwede nyo lang gamit ng cheese sa ibabaw or any. So, pwede nyo siyang, so ito, sausaw nyo sa vinegar na may sibuyas at saka toyo. Tapos, lagyan nyo ng konting sili. So, pwede nyo siya sa ketchup, guys. So, ayan na, guys. Patay na natin. Lipatan natin sa ating cutting board. Kumain na natin siya, guys. So, ayan. Ito na siya. Iwain lang natin siya. Huwag lang natin. Saglit. At sa isang side. At iwain natin ito isa. Mayroon lang kasi yung aking iwan. Ayan. Iwain natin siya. Ganyan. Ayan. So guys. So. Ay. Laglag pa. So, ayan. Luto na ang ating pasta pancake. So, ayan na guys. Luto na ating pasta pancake. O, diba? Ang sarap. Tapos, sausaw nyo yun sa ayan, toyo. Kinain ko yung mga dulo-dulo.